Man. Saan po kayo ngayon? Sa ano, Melbourne. Ilang taon na po kayo dyan? Ako, 24 years. Nandiyan na yung buong family mo? Dito na. Ano pa yung trabaho? Ay, sige, wag na lang. Bawal na yata yan eh. Tanong. Oo, wag na. Kasi masyado na mga private na. Ilang taon na po kayo? Ako, 54 na ako. Ako, 59 ah. 54. Ako, 59. Ayoko. Ah, 59. Ah, okay. Saan po kayo sa Canada? Hindi halata, no? Mukhang 70, ano? Kasi meron kayong ano, yung ano yun? Uh-oh. Dito, yung beard. Bago nga namatay yung nanay ko, gusto nga niyang papatanggal to. Sabi ko, hiyaan mo lang? Para. Ganun. Saan po kayo sa Canada? Alberta. Ah, Alberta. Nakarating na ako sa Canada eh. Oo. Sa ano, sa Toronto. Malayo tsaka yan, bandang sa... nin. Bandang east. Bandang tsaka, west kami. Tsaka sa Montreal, tsaka sa Quebec. Oo, yan. Magkakadikit naman yan, yung province na yan. Magkakaano lang yan. Banda akong ano eh, katabi namin... BC, Vancouver. Ayan, yung basta yung part ng BC katabi namin. Tapos sa Saskatchewan. Bandang yan, east kasi yung ano. Yan ang gusto kong puntahan eh, Vancouver. Bilis lang kasi andun si Sir, may tour guide kami. Ha? Ano po? Oo, pwede. Gano. Tour guide. May dumaan. Tumawag na naman sa kanya siguro. Baka may tumawag, joke. Teka lang, tawagan po natin ulit, ma'am. May sports car yan si Sir sa ano, may ayun, ang ganda ng profile niya, ang cute ah. Nawala. Yung ano niya siguro may diferensya. Hindi ano? Malakas yung wifi niyo, kuya. May ano, parang may sumisingit na ads. Oh. Huwag mo lang pindutin, sir. Oh. Pinindot niya. Pinindot mo, hindi, kuya. Nag-total kasi na ano yung screen, nawala, tapos ads yung lumabas. Kaya nagulat ako, nawala. May ibang bansa ako kasing ganun eh. Nagpapalabas sila ng ads yung Viber. Ay, ganun. Ganun. Eh kuya, ano pong ano nyo dyan? May asawa kayo? Ay kung... pag ano yun sa legal, oo. Kasi ang papel, wala pa namang ano eh. Kasi divorce lang. Ang pag sinabi mo sa ano, dinaan mo sa legalization. Oo, may asawa pa, legal pa. Ah, okay. So hindi pero pa kayo divorce. At dito, kung sinong gustong halimbawa, kung sinong makahanap, unang makahanap, siya yung gusto niya nang magano, siya yung magpa-file ng divorce. Ganun lang naman eh. Ay ganun. Ngayon, kung halimbawa, may nahanap na siya o may nahanap ako, tapos gusto kong mag-ano ng divorce, may pera ako, pwede kong i-file. Ganun lang naman. Okay. Ganun pala. Dito, ano dito? hindi naman kagaya kasi sa Pinas na, ano, di ba? Yung ganito, ang daming pagdadaanan. Dito, pagka
Ganun na dito. Pagka ayaw mo na, halimbawa, umayaw na yung misis mo. Pag sinabi niya ng hiwalay na tayo, wala ka na magagawa. Wow. O, siyempre, maghanap ka ngayon. Ngayon, nag-aantay na lang. Halimbawa, gusto niya mag-file ng divorce, siya yung gagastos. Wow. Di ba? Ngayon, kung ako may mahanap, gusto kong mag-file ng divorce, ako yung gagastos para maging legal yung separate namin. May anak po kayo? Oo, tatlo. Ilan taon na, sir? 35 yung eldest ko. Tapos 33 and then 31, I think, yung bunso. Sa'yo po? Ako? Anak ko? Ang eldest ko, babae. Ano, 33 na siya. Tapos yung pangalawa, 32. Tapos yung bunso ko, 22. Halos hindi magkakaroon. Ano yan? Puro lalaki? Ay, babae? O? Isang babae. Actually, tatlo yung anak ko lalaki. Yung isa kasi namatay, kaya hindi ko na siya binabanggit. Ah. 30 years old na. Kaya pag may nagtanong sa akin, sinasabi ko, tatlo anak ko. Hindi ko na inaano yung... Kasi namatay. Namatay na yung... Nandito naman na lahat mga anak ko. May mga trabaho naman sila. Wow. Nandito naman na kami lahat. Malamig dyan. Hindi nga halata yun. Naka-jacket pa nga eh. Dito malamig na. Pa-winter na kami. First of June. Ay, kami, spring pa lang kami rito. Pero pa? Yung ano, no? Jacket nyo. Oo, kasi grabe. Malamig pa rin. Mag-walking nga dapat ako kanina eh. Ay, nang tumawag si Ma'am Furley, nag-text siya. Ah, sabi ko, ano ko muna ang walking ko. Kasi maganda mag-walking kapag Sunday. Sa weekend, Sabado sa Sabado Linggo yan, walking. Eh anong work niyo diyan po, kuya? Kuya. Ano pa pakal? Nasi na lang, okay. Okay lang. Machinist. Ah, machinist. Mm-hmm. Sa company. Mm-hmm. Okay lang. Machinist, ano man, mahilig kasi ako sa ano eh. Mechanic. Although wala kasi akong education talaga dyan. Pero gawa na mahilig lang talaga akong mga likot, yun. Wala, wow. Pwede mama, galing pala si Sir, ano, umulikot. Ay, naku, DJ, pagdating sa kalikutan. Project. Mahilig ako mga likot, oy. Lami kayo. Hindi, ano kasi yung ano ng trabaho ko, fabrication. So, may welding, may machining, may basta yung mga parte ng, may mga ano, about ng fabrication. Wow. So kailan po yung ano niya na uwi? Kailan po kayo uwi pala? I mean. Ako. Bala ko sana umuwi ng ano ng July, kaya lang kasi. Huwag niyo na ho balakin. Tuloy niyo na. Kasi po may coffee shop kasi ko. Mahirap kumuha ng ano. Katiwala. Yung ano kasi, yung preparation ang problema. Mm-hmm. Kailangan yung marunong na sa preparation kasi yung coffee shop ko nasa loob ng hospital. Oh. Kailangan marunong sa, yung pag-iiwanan. Sa Pinas? Hindi ho, dito sa Australia. Diyan? Okay. Kaya ang nangyayari, ako, kahit meron akong
ano, tao, ako pa rin ang gumagawa nung ano, nung preparation, mga sandwiches. Kasi, syempre, yung mga bibili niyo, yung mga doktor, kailangan yung presentation. Yan yung kinakain ko, sandwich. Tapos mahilig yung... Mahilig ako sandwich. Tapos yung kape, kailangan, kaya pag yung meron akong, ano, tinitraining ko muna kung paano gumawa ng kape, barista. Oh, magbarista. Hmm. Kaya, ganun. Eh, minsan kasi, pag yung nakita, pag pumunta yung customer, hindi nila nakita ako, hindi sila tumutuloy, hindi sila bumibili. Kaya, kailangan yung nilalagay ko, yung magiging familiar sila. Kaya lang, minsan kasi nagreklamo. Hindi raw masarama ang kape. Ganun. Di, mag-i-stay ako. Mangyayari. Ako na lang uli ang pumapasok. Hindi mo yata kasi, ma'am, tinuturo yung sikreto kung paano kaya. Hindi kasi, di ba, yung iba. Kasi may iba-ibang ano eh. Ewan ko, basta maano ko, magaling ako gumawa ng kape. Pero hindi ako magaling sa art. Kasi yung importante yung kape kaysa yung art. Maganda nga ang art, hindi naman masarap ang kape mo, di ba? Okay yan. Although ako, hindi ako masyado mahilig magkape. Ang ano ko, nagkakape rin ako, pero ang kape ko, ano, decaf. Pag nagkakaedad na, decaf na, wag na yung ano. Hindi, matagal na naman. Kahit nung nag-Saudi ako noon, hindi talaga ako mahilig magkape. Talagang hindi ako ano sa kape. Ang iniinom ko talaga, ano, mostly, ano, tea. Maganda po yung chamomile tea. Oh, yun. Meron ako niyan. Chamomile tea, green tea. Tapos, yung tawag nito, yung ginger tea. Marami ako diyan. Puro tea yung ano ko. Yan ang nainom ako ng kape kapag ano. Yun ang gusto. Yung parang Yun ang gusto ko, sir, yung ginger ginger tea. Kape? Lemon. Ginger tea. Lemon and ginger tea. Wow. Yeah. Buhay na buhay ako noon pag makainom ka ng ginger tea. Wow. Ang sakit ng braso. Sa iyong braso. Ang sakit ng braso ko. Ewan ko pa siguro yung pagtulog ko. Ako nangalay din yung braso ko. Kakahagis ng fishing rod ko kahapon. Naming weight kasi ako eh. Ay, mas maganda yun. Hindi, libangan. Libangan. Maaga pa ako pagka yung weekend. Maaga ako nagigising. Makahanap ng mapag-anuhan, fishingan. Libangan lang hanggang tanghali tapos uwi na. Tapos yung pag may nahuli, mostly yung mga nahuli ko pinamimigay ko eh. Wala lang, parang ano lang. O kaya pagka hindi pa allowed yung size kasi may mga sizes yan eh. May sizes. Ano po yung binabalik nyo? Oo, ibalik mo yan. Hindi mo pwedeng kunin. Dahil dito malaki yung multa niya. Oho. Pagka natambahan ka. O kaya, doon pa lang, hiwain mo na, yun na yung gawin mong pain. Ayun. Hindi ako, ano eh. May, ang pain ko, ano, yung mga artificial, mostly ko na pain. Matagal na. Nag-fishing din kami, pero ang tagal na nun, siguro 10 years ago. Ah, ganito yung ano ko rito, pagka ganito na, spring at saka summer, ano yan, fishing, bike, camping. Ngayon nga, nasa loob ako ng ano ko, ng motorhome eh. Motorhome ito eh. Mahilig po kami mag-camping, kaya lang nung buhay yung asawa ko. Eh, syempre ngayon patay na siya. Ano yan? Ano po yan, sir? Parang sasakyan tapos sa camper van. O DJ, ano ito ya, yung parang bus ya pero kompleto sa loob.
May banyo, may paliguan, may kusina, may tulugan. Motorhome ito eh. Buo ito. Ikaw lang mag-isa? Ako lang mag-isa rito. Diyan kayo nakatira? Hindi naman. Pagka nilalabas ko to, pagka gusto kong mag-camping, gumala, camping, fishing, yan, lalabas ko. Kami ginagamit namin ano lang, yung tent. Oo, okay naman. Okay naman, maganda naman tent. Talagang para kang ano, na, ano talaga, tawag nito yung natural-natural. Mm. Pasensya na. Dito ko sa bedroom ko. Patulog na sana. Okay, ang inaanuhan ko lang kasi sa tent noon, pagka halimbawa na pwesto ka doon sa napakalayo na yung banyo. Mm-mm. Eh wala, minsan wala kang choice kapag ka naiano ka ng, hindi ba, pag nagbubok ka, tatawag ka, magbubok ka. Hindi mo naman alam kung saan yung banyo. Tapos hating gabi, ang layo pala ng pupunta mong banyo. Di ba po meron okay naman nabibiling ano, yung portable ano? Rinula. Hindi po, ano siya, para siyang toilet, yung, pero portable yung, siya. Inuhok mo siya sa truck o okay, sa ano? Mayroon, oo, mayroon. Wala, ito lang yung ano ko. Tapos, bike. Mahilig ako magbisikleta eh. Mm. Yung may road bike ako eh. Ah, hindi saka kayo ano, tatandaan yan. Kasi marami pala kayong activities. Yun na maganda. Actually, ano, last week yata yun, oh, last week katatapos ko lang tumakbo ng 10 kilometers. Wow. Sumasali kasi ako sa mga activity dito kapag kaganito, yung mga ano dito, mga run, mga 10k run. Yung mga fun 5K run, yan. Oo, oh, mga ganon. Sumasali ako dyan. Last year, nakakatatlo ako. Ngayon, nakadalawa pa lang ako itong ano, naghahanap pa ako ng medyo malapit dito eh. Maganda yun kasi ano, yung keep you young and healthy. Wala kasi kapag ka wala kang ginagawa weekend, parang nakaka ano naman. Sabagay, maraming gagawin kung walang pasok sa trabaho. Marami namang gagawin. Kaya yung minsan ginagawa yung mga naayos ko yung sasakyan. Ako na lang din nag-aayos ng sasakyan ko dahil pagka inasa mo sa mekaniko, ay, nako. Sawa ng Diyos, since nung binili ko to yung sasakyan ko, hindi pa nakatikim to ng kamay ng mekaniko. Ako lang palagi. Wow. Kailangan, mahilig ka talaga. Ay, tawag nito yung... Madali lang naman mag-ano ba, mag-search sa Google. Mm-mm. Oo, kahit ikaw, kaya mo naman yan. Yung anak ko, ano? Ah, may anak ako, mekaniko. Yung pangalawa ko. Magaling siya. Magaling na mekaniko. Ako hindi ako mekaniko, kaya lang 'yun nga. Pwede ka naman mag-ano sa Google. Magtanong-tanong. Oo, maraming pwedeng pagtanungan doon eh. Natanong mo na. Palagi. Natanong mo rin po ba, sir, kung kailan ka na mag-asawa? Tatanong ko mamaya, DJ. Anong province? Ikaw, ma'am. Ano yung hinahanap mo sa lalaki, ma'am? Ay, mahirap yun. Actually, kasi... Ewan ko. Hindi ko na ano eh. Kasi... Mahirap sabihin yun. Diba? Oo nga, mahirap din talaga sabihin yun. Yung mga gusto mabait, gusto hindi umiinom, gusto ganito. Kasi, hindi mo rin kasi talaga maano eh. Kasi, sige, yung asawa ko, mabait yun. Yung naku, life ko sa kanya. Wala ko doon. Yung life ko sa kanya, ano, almost perfect. Kaya pag tinanong ako kung anong gusto ko, hindi ko masabing
katulad ng asawa ko. Mahirap na, imposible na yun, di ba? Kaya pag tinatanong ako, sinasabi ko, ay, mahirap sabihin yun. Di ba? Kasi ayokong makasakit ng damdamin ng tao. So, we'll just see, di ba? Tignan natin kung ano. Kasi ang bawat tao may iba't ibang katangian yan eh. Ano yung, Australian po ba yun na pangasawa niyo, ma'am? Australiano? Ano po? Australian po ba yung napangasawa mo? Okay. Namatay na. Pag nanonood nga ako kay DJ dyan, yung mga sinasabi na ano eh, yung hinahanap sa lalaki. Hindi na nigarilyo, mabait, hindi uminom. Naku, sabi ko, bagta ako lahat doon ah. Eh, posible naman hindi uminom. Eh, iyan ang, ano eh, pag nasa ibang bansa ka, kailangan. Kapag nakipag-socialize ka, imposible hindi ka iinom, di ba? Lahat yata na bisyo, mayroon ako, sugal. Ang hindi ko lang talaga nakahiligan yung mababae yon. Sugal, alak, sigarilyo, yun, parang... Mahilig din ako mag-casino noon, pero pagka medyo nagkaka-ano ka na pala yung nagkakaedad, medyo nagbabago lahat yung ano mo eh, yung pananaw mo, na ano na. Yung pag-inom ko, siguro mga, I think, not sure, siguro mga 6 or 7 years ko na inalis. Yung sigarilyo ko matagal na, 2010 pa akong tumigil sa pag-ninigarilyo. Yun, tapos, yun nga, yung alak, wala na rin. Yun na nga lang nakahiligan ko ngayon, yung bike, fishing, jogging. Yung sa akin, basta yung marunong rumispeto. Tsaka, ayoko yung nag-aaway tungkol sa pera. Number one yan kasi yan ang ang magiging dahilan ng ano ba to, yung magiging pangit ang relasyon kahit na sino, kahit sa pamilya, magkakapatid. Number one. Sa ano talaga, para pagdating respeto, na ng pera, yun ang malaking problema pag... Yan ang ayaw. Yun ang ayaw ko. Pero, just go with the flow. It's all... Oo naman. Siyempre. Ganun lang yun. Pira talaga, ano yan eh. Yan yung isa sa mga sanhi ng problema palagi pag... So, ganun, yun lang. Simple lang naman. Hindi naman ako, ano. Yung respeto talaga dapat, ano yan. Ganun din yung ano ko eh. Kailangan may respeto. Hindi na baling yung panlabas na anyo. Ang mahalaga yung may respeto at saka yung komunikasyon nyo palagi. Palagi kayo. So, yung bonding ba? Yung bonding na pagka-weekend, ano kayo? Yung kahit mag-walk, maglakad-lakad lang dyan sa park, mga ganun ba? Yung... Kasi kapag ka puro trabaho, wala rin eh, wala. Tapos, day off. Pwede ka mag-day off, spend time with your friend, ganun. Yan, ganun. Walang selosan. Walang kasi nung yung mister ko, sinasabi ko na, Dad, go with your friend. Aalis sila ng Friday, balik sila ng Sunday. Ganun. Mag-long week kasama yung mga friend. Tapos, dito lang ako, yung basta yung inaasikaso ko yung bahay. Kasi hindi yung pwedeng lagi kayong magkasama. Nakasawa din, diba? Nakasawa din mukha. Hindi kasi, DJ, ano yun eh. Kailangan din nila ng space. Nauumay ba, DJ? Nauumay. Hindi nauumay.
kailangan din nila ng space, lalo na minsan yung lalaki, gusto nila yung may kaibigan sila, na nag-spend time sila during weekend. Kasi may group of friend din yan, hindi mo sila pwedeng ihiwalay din sa, porque mag-asawa na kayo, ihiwalay. Sabi mo, ay, sa akin ka lang, yung ganon. They can go together. Ganun. O ganyan, may pamilya kami rito, like, palagi rin namin kasama mag-camping. Parang group camping kami palagi kapag ka nagka-camping noon. Kasama ng mga kaibigan. Kasi maganda yung ganun. Anyway. Saan po kayo sa ano? Melbourne? Melbourne? Okay. Eh, gusto kong manood ng ano dyan eh. Yung tennis? Australian Open? Oo. Yun ang gustong-gusto kong panoorin dyan eh. Talagang kaya lang yung ano ko, yung iniidolo ko, hindi na naglalaro eh. Federer. Sino? Ah, si Federer. Oo nga. Idol ko. Magaling pa naman siya. Oo. Ang aga pa na, ang bata pa nag ano na eh. Galing yun eh. Magaling siya. Ako nagturo. Kahit siya. Dito. Ako nagturo. Ay, kayo. Ako, DJ, mahilig din ako mag-golf. Wow. Yung golf, gano'n. Ay, inom pala. Ibang golf pala yun. Magaling ako mag-golf eh. Dati yon magaling ako mag-golf. Siguro ako, baka mag-vacation ako next year. Kasi hindi pa na ano yung ano doon, yung tag nito. Namatay kasi yung nanay ko last year, November. So, kumbaga, nung bumalik ako rito, hindi pa totally naayos yung ano doon eh, yung bahay, lupa. Saka ano, so. Saan po ba kayo sa Pilipinas? Iloilo. Ah, Iloilo. DJ, taga Iloilo ako, Carlos. Damo isda. Kaduluduluhan yan, DJ. Sugbak isda eh. Ano? Hindi ko marinig. Daming isda dun sa inyo, sabi ko. Oo, yun. Yung mga isda, naku, nakapaiko. Sawa nga ako ng isda nung umuwi ako last year. Yun lang naman yung ano kong madalas kinakain. Isda. Isda, nagugulat nga sila. Puro na lang isda. Ay, wala tayong magagawa. Ganun talaga. Hindi na rin ako kumakain ng kanin. 5 years na rin yata ako. Ha? Bakit ho? Wala, ano ko lang. Yung nahilig ako na nood ako ng doktorang Pilipina na taga Vancouver. Yung mga advice niya ba, sabi niya, para ma-reverse natin yung mga nararamdaman natin sa katawan. Ayun, nag-advise siya ng mga ganon-ganon, kanin, tinapay. So, trinay ko una, nag-try ako ng brown rice lang muna. Tapos hanggang sa, parang okay naman ako pala. Tapos nag-limit ako ng kain ng brown rice, mga 2 beses lang isang araw. Hanggang sa totally sabi ko, hindi na nga kaya ako kakain. Ayun, okay naman. Okay naman pala kahit hindi ka kumain ng kanin. Marami palang paraan. Puro ulam na lang. Tsaka gulay. Gulay, salad. Salad, isda, protein, chicken. Yun, marami akong stock ng ano ko, ng gulay ko na pang salad. Saka minsan ano pang sandwich yung tinapay na parang ano yung pang wrap siya na tinapay, yung manipis lang siya na tinapay. Ganun ho ginagawa ko. Yun ang paborito ko, yung ganun. Ano? Ang ginagawa ko po
salad with chicken schnitzel. Yun. Wrap. Sarap nun. Yun yung mga binabaong ko. Wala na, 5 or 6 years na rin yata akong hindi kumakain ng kanin. Okay naman pala, nung una nagagalit ako dun sa doktor. Sabi ko, Dok, nasabi niyo lang yan, gawa nga ang trabaho niyo, hindi physical. Mm-hmm. Hindi ba masyadong na pwedeng hindi kumain ng kanin? Pero nung na-try ko, sabi ko, pwede naman pala. So yung timbang ko noon na umabot ng 75, 78, nag-list na ngayon, naging 65 na lang ako, 64. So malaking bagay. 65, dyan na lang ako naglalaro sa timbang ko, 65 to 64, 65 kilogram. So, which is maganda. At saka, ako yung makagalaw ako ng parang pakiramdam ko, ako gumalaw. Alexi. Pwede naman. Pwede pa lang. At saka yung sugar, hindi ako hindi ako mahilig sa asukal. Iwas sa blood. Wala rin ako. Iwas sa diabetes. Healthy living. Kasi yun nga sabi nila, ang dapat mong gawin, prevention, hindi cure. Yeah. Prevention. Yeah. Oo, kasi kung cure, kinapitan ka na. So kung prevention, maaano mo siya. So naisip ko, ba yung mga dugo ng mga ninuno namin, may mga diabetic ba? So malamang, pagka hindi ka mag-iingat, magkakaroon ka rin. Totoo. So habang maaga pa, habang hindi ka pa kinakapitan, umano ka na. Gawan mo na ng paraan. So, okay naman. So, ano po yung sports nyo? Yung activity, yung fun run, yung running. Oo, fun tapos run. Tapos, bike. Bike. Fishing. Eating. Yan, at saka, basketball. Pero, basketball, natatakot na ako dahil pag na-injured ka, medyo pag may edad na tayo, pag na buto. Na tayo ng buto, medyo delikado na yun . Totoo. So mostly na lang yun, talagang pagka bisikleta at saka takbo, jogging. Pagka hindi ako makasali ng fun run, bisikleta naman. Nag-bike ako. Ang inaano ko rito, with the group, may kasama kayo? Pagka mga 50 kilometers, grupo. Pero minsan kasi, hindi ko lang alam, ewan ko baka sabihin yung mayabang o . Pero minsan kasi parang gusto ko yung may challenge ba. So nagbabike ako ng mga 220 balikan. Mag-isa lang ako dahil wala nang gustong sumama. Layo nun. Tigilang oras kayo. Layo. Maghapon ako, DJ, sa kalsada. Okay lang, basta walang paahon. Tapos, may baon naman, marami akong dalang tubig. Yung tatlong ko na tubig. Tapos, siyempre, may mga madadaanan ka naman na mabilhan ng mga gasoline station. Makabili ka naman ng pwede mong manguya. Yun, hindi. Nangunguya mo yung sir, gasolina? Ha? Gasolina? Yung bike? sa gasoline station bumili ka ng mga makakain doon. Kasi may, siyempre may Akala ko. Pagka nag-iaya kasi ako mag-bike doon ng yung ganong kalayo, wala nang gustong sumama. Siyempre, ako kasi pagka nag-decide ako na gusto ko mag-bike ng ganong kalayo, wala nang maraming dahilan yon kasi ganito. Basta nag-isip ako na ganong kalayo, ganong dapat. Hindi ko na binabago yon. Basta mag-bike ako ng gano'n, hindi pa pwedeng pag-gising ko. Nag-decide ako, halimbawa, kahapon o
isang araw pa nag-decide ako magbabike ako ng 100 kilometers. Tapos biglang pagising ko magbabago. Hindi magbabago yun, yun at yun pa rin yun. Hindi ko na pwedeng baguhin yung ano ko. Kaya gano'n ang ano ko. Pag nag-bike ako, bike talaga. Kasi ayun, parang ang sarap sa pakiramdam na pagdating ko sa bahay, yung masakit-sakit yung mga muscle mo dito. Parang kang na-addict pagka. Sarap. Hanapin din. Sarap mag-bike. Eh. Hanapin pero maganda sana kapag ka-grupo. Marami naman kami nagba-bike. Ay, tawag nito, yung grupo, palagi din naman. Kailang, yun nga, hindi lang siya kalayuan. Tapos, pagka-grupo, tawag nito, yung minsan kasi, parang hindi na yung, ay, sabagay, ang iba kasi, kapag ka-grupo, parang, marami kayong, ano, time na huminto, hinto, kwentuhan, tapos mamaya-maya hinto na naman kayo kwentuhan parang nawawala yung ano parang inaantok ako. Yung gusto ko pag nagbike bike talaga yung tsaka marami kayo inintindi sir mas maganda na ho yung ikaw lang ah yun nga lang baka minsan masisiraan ka ganun hindi may mga dala naman akong gamit DJ kumpleto naman maghalimbawa sumabog yung interior mo may pangpalit naman may ano yan may dala ako palagi may bomba rin akong dala yung pump akala ko bomba susukin ba ako dun yung pump ha may mga dala ako kompleto ako may dala rin akong rain suit halimbawa pagka inabutan ng ulan pwede kang nga rin magdala ng red wine Ayun nga, nabutan na tayo ng oras. Oo nga, ang tagal na. Ayun. Ano na? Sige. 31 na dito. Oo nga. It's time to go to sleep. Okay, sige. Ay, no? Madaling araw na eh, no? Oh, ano pa lang. Oo, oh, kasi ako, kagigising ko lang. Alas 8:31 pa lang rito eh. Nang umaga. Linggo na. Linggo. Sige, sige. Oh sige. Maraming salamat, ha. Thank you. Sa off-cam na ho kayo magligawan. Maraming salamat sa halo-halo ninyong usapan. Wanted. Thank you. Wanted. Wanted.